from his digital studio at Ritual Tower in Timog Avenue, Quezon City, Metro Manila. Ben Tulfo, Unfiltered. Good afternoon! Ito na ho, Ben Tulfo, Unfiltered. Alam nyo, kaninang umaga, mga boss, sa aking Bitag Live, nabigyan na ho natin ng pasada hinggil ho doon sa petition ho na managpipetition sa Korte Suprema kahapon, hinggil ho doon sa pagpapadisqualify kay BBM sa Korte Suprema. At kapag nangyari itong disqualification na ito, sinasabi ho nila mga boss, let's be clear, na hindi ang magbebenepisyo yung Vice President na 31 million votes na si Sara Duterte, bagkos ang makikinabang yung second highest number of vote na si Lenny Robredo. Yan ho ang kanilang petition, yan ho ang sinasabi, dalawang petition ho yan. Ngayon, marami hong tumaas ang kilay, partikular ho yung mga bumoto ho in favor doon kay BBM at Sara na 31 million votes. Lamang ho ng 17 million. Ito ho si BBM doon sa sumusunod ho na second number of votes na si Lenny Robredo. Mga bossing, mangyayari lang ho ito kapag pinasuspindi ho. Kapag nangyaring suspension sa pamamagitan ho ng Korte Suprema at inatasan ho ang Kongreso na ipatigil ang bilangan at wala mo ng proklamasyon kung sino nanalo dahil ang bilangan ho'y magaganap sa Kongreso. Kanina lang ho mga boss, may mga katanungan. Ito hong tanong dito na kapag nangyari dito ho, ang pagsususpindi ho ng canvassing sa boto ho ng presidente at ganun din ho sa VP, kapag nangyari ho to, ang sinasabi ho ni Senate President Tito Soto ng tumakbong pag-Vice President ni Senator Lacson na nag-concede, kapag nangyari daw to, abay magkakaroon tayo ng constitutional crisis, dadahilan na ang Kongreso, hindi daw ho sila magpupulong pagkatapos daw ng June 3rd. So, yan ho ang Rappler ang naglabas ho yan sa kanilang Facebook page na ginagamit lang ho natin. So, ang tanong ho rito para kay Soto, sino daw ang magkakandak ang pagbibilang ng ito'y mandated by the Constitution? Kung hindi mangyayari ito at mangyayari lang ito kung aatasan ng Korte Suprema ang ipatigil muna dahil may suspension kay BBM. July 25, sinasabi itong date na to is the key date for Congress. Mangyayari, wala muna ang presidente at vice presidente na pagkatapos, ito'y June 30. So, ano mangyayari dito? Eh, sabi ho ni Tito Soto, abay, constitutional crisis ho ang mangyayari dito. Ngayon, sinasabi lang ho natin kanina, pick up the pieces from where we left off, mga boss. As part of Unfiltered, ito ho kung papayagan, kung ang magpapasyang Korte Suprema isuspindi. Hindi lang isuspindi, i-disqualify si BBM at yung bilang na boto sa kanya ay void. So, ang mangyayari, si Lenny Robredo ang magbebeneficio. Sila ho nagsasabi niyan doon ho sa pumunta sa Supreme Court kahapon. Kaya, dito sa parting to, kaya ang tanong, pag nangyari to, hindi magkakaroon ng bilangan within this month, bago matapos ang buwan, eh wala ho mapaproklama, eh wala ho tayong presidente. So, may holdover muna. Ang sinasabi naman ho dito ni Senate Minority Leader, si Frank Grillon, ang sinasabi niya, abay, hindi raw ho ito mangyayari. Ang Korte Suprema, hindi pwedeng hadlangan at patigilan ang Kongreso na ituloy ang bilangan kasi ang Kongreso ho, ang siyang tumatayo bilang National Board of Canvassers. At ito ho'y ginagampanan nila ang kanilang tungkulin base doon sa sinasabing sa ligang batas, the constitutionality na ang pagkakanvas sa pagbibilang ho ng boto para doon sa presidente at vice president. Tandaan, kahapon ho to, dalawang petisyon na pagdidisqualify ka dito ho kay BBM. Dahil away pumasa ho sa COMELEC, kaya lang pagdating ho kahapon, inaasahan ho nila i-disqualify si BBM Supreme Court. So titingnan ho natin mga boss, sa parting to, ano sa palagay nyo? Ano kaya mangyayari doon sa 31 million votes? Marami yung nagsasabing hindi mangyayari yan kasi una sa lahat, abay magkakagulo yung ganitong klaseng ganyan.
Mm-hmm. So nangyari ho kasi, ibinasura ho ng COMELEC yung petisyon na pasuspindihin, hindi pasuspindihin bagkus i-disqualify, eh naganap po yung sinasabing eleksyon at lumamang ho yung incoming president-elect si BBM. So sa parting to, ito ho'y abangan ho natin. Kaya unfiltered ko hong sinasabi sa inyo. Isa ho ba kayo doon sa mga nagbumoto sa 31 million votes na kayo, sabi naman ng simbahang Katoliko, na yung sumusulong ng kadiliman. Ito ba ang dahilan? Sumusulong ng kadiliman. At doon sa sinasabing liwanag, sino yung dilim? Sino sa liwanag? Depende kung anong kulay ang kanyang gustong sabihin. At dyan, sabi niya, we must learn not to give up, even on people who have been seduced by darkness. Anong ibig sabihin nito? Ito ba ang dahilan kung bakit walang nagkukonsid? A formality na lang ang bilangan. Eh baka nga mabuhay at magkaroon ng pag-asa yung inaasahan ng pagkilos na i-disqualify, kasi kung ikay nag-concede, tinanggap mo na, eh baka madisgrasya. Habang may pag-asa pa, at habang ang Korte Suprema magsabi, basura yan. Kapag sinabi, oops! Abay, i-disqualify. Ito ho yung issue. Kaya natin pinag-uusapin mga bossing. Ben Tulfo, Unfiltered.